pag-usapan natin yung nangyari kaninang incident na dun sa laban ng San Miguel Beermen saka Magnolia, nang may pumasok na isang tao na naka-costume ng Spider-Man. Okay, himayin natin na unang-una. PBA yon kanina, finals, tapos game five. Tapos ang standing nila is 2-2. So, kung sino man ang makauna dun sa game na yon, eh, malaki na yung chance na sila yung magcha-champion sa huli. So, ibig sabihin, sobrang seryoso nun. Saka sa mga Pilipino, alam naman natin na sobrang love natin mag-basketball. Ako, elementary pa lang ako. Fan na ako ng San Miguel na yan. Saka, alam natin kung gaano talaga every time maglalaro tayo, super super seryoso tayo lagi. Kahit na nga ay tubig lang yung puste. Pag may nang gulo, baka may dadaan, may bibisit ka talaga. Nagba-basketball ka ba? Hindi. Hindi ka nagba-basketball? Nanonood lang. Hindi, manonood ka na. So, ayun na nga. So, ayun na nga, ano. 3 minutes left in the fourth quarter. Crucial time na yun. Crucial game din. San Miguel Beermen is down by 6. So, naghahabol sila. Ang nangyari, nung pumasok si Spider-Man, naagaw ng San Miguel yung bola. So, kumbaga, pwede nilang maging momentum yun. Pwede nilang maging momentum na makahabol sila, na malipat sa kanila yung momentum. So, chance sana ng SMB yun. E, biglang pumasok si Spider-Man. Kumbaga, na-stop ni Spider-Man yung pwedeng mangyari sana sa game na yun. Eh, sobrang big game nun. Ano bang masasabi mo dun? Big game. So, kung ako yung player, kung ako yung nandun, kahit hindi ako yung nabanggana, kahit hindi ako si Junbar, magagalit ako kasi seryosong laro yun. Sa basketball yun. Tapos, biglang may manggugulo dun. Ganun-ganun. Hindi may maskara. Tapos, hindi natin alam kung anong trip niya. Sabi nung una, nagpapansin. Which is, yun naman talagang ginawa na nagpapansin siya. Kasi, meron siyang gustong iparating na, which is, maganda naman yata yung message dun sa sinasabi, dun sa sign niya. So, ayun nga nangyari. Nagalit yung mga tao dun. Hanggang sa, sinuntok siya ni Ronald Tubid. Si Ronald Tubid, idol ko yan, pero hindi ko rin masisi si Ronald Tubid kung ba't niya nagawa yun. Kasi, ano yun eh, sobrang intense nung laban yun, sobrang importante sa kanila yun. I mean, siguro marirealize din niya after siguro for couple hours na parang mali din yung ginawa niya. Pero, like I said, hindi ko siya mabiblame kasi, alam mo yun, kasalukuyan ka na sobrang init nyo nun eh. Talagang, alam mo yun, bakit ka nang gugulo dito? Parang ganun. So, para sa player, yun yung buhay nila yun. Oh, yeah, oh, yeah, yeah. Yun yung kinabubuhay nila. May dahilan kung ba't sila nandun. Tapos finals. So, yung pag-handle naman ng mga security doon, ng mga police, eh, parang, sa nakita ko lang. Hindi ko lang nakita na in person. Parang hindi sila ready sa mga ganung sitwasyon. Ganun. I mean, nangyayari din naman sa NBA yun, ganun-ganun. Pero sana, dapat ready sila kung may papasok doon. Kasi, paano kung biglang may terorista para doon? May terorista doon, diba? Anyway, hindi naman makakapasok doon yun ng ano. Kasi may mga check yun sa ano, bago kayo makapasok ng gate. Pero kahit na, diba? So, hindi ko talaga mabiblame yung panig doon sa mga nagbabasketball. Kung ba't sila galit na galit. Kasi, like I said nga, ano, super seryoso nung laro na yun. Mm-hmm. Minsan, basketball yun. Right basketball place and yun. Right time for everything, no? Mm-hmm. Good intention, very bad execution. Punta tayo dito kay Spider-Man. Si Spider-Man pala is siya yung tiga Bacolod pala siya. Siya pala yung si Bacolod Spider-Man na tumutulong daw sa mga sa may mga sakit, sa mga
hospitals, public hospitals, parang ganun. Nag-charity siya, ganun-ganun. So, mali talaga yung... Maganda yung gusto nang iparating, pero mali talaga yung timing niya. Sobrang mali. Kasi kung gusto niya magparating lang ng magandang mensahe, kasi television, di ba? Finals, maraming nanonood. So, good timing nga naman yun. Pero mali yung sasabayan mo talaga yung crucial moment. Sobrang bad timing eh, di ba? Oh, pero kung tutuusin mo ha, napaka-ironic. Kasi parang pinakita niya doon na ano eh. Ano na nga ba nangyari sa mundo? Na ang sinasabi niyang mensahe, di ba? Parang spread love, parang gano'n. Yeah, yeah. Na unahin mo yung pakikipagkaintindihan. Pero dahil doon sa isang maling ginawa niya, pinakita niya kung yung violent side ng tao. Which is, yun yung message eh. Na hindi mo naman kailang manakit or mamuwersa. Oo, mali yung ginawa niya, pero hindi mo maitatama ng isa pang mali ang naunang pagkakamali. May point ka doon. Pero tulad nga ng sabi ko, kasagsagan ng game super intensity. Syempre yung feelings mo, yung intensity mo nandoon, di ba? Minsan di natin makontrol yung sarili natin. Alam mo yung bigla, alam mo kasi nasa moment ka eh. Oo, ang hirap eh. Ang hirap pigilan ng sarili mo. Uh-huh. Yun yung mga tao na biglang may magagawa sila tapos sa huli sila magsisisi. Kasi biglaan. After nung nangyari, doon lang sila nakapag-isip na, oy, sana pala kinausap muna namin, ganun-ganun. Impulse, no? Pero ako talaga para sa akin, hindi ko masisisi kung nasaktan nila yung tao na yun. Kasi kung ako nasa kalagayan nila, baka nasaktan ko rin. Pero sa huli, magsisisi din ako kasi bakit hindi ako mag-isip. Kumbaga, ano lang eh, ang hirap talagang kontrolin minsan ng emosyon natin eh. Eh, di ba? Parang eye-opening, parang awakening yun, wake-up call sa tao na sobra nating pinapairal yung impulse natin, yung mga panahon na ganun na hindi na tayo nag-iisip dun sa magiging outcome ng mga actions natin na pwedeng maging detrimental. Kung iisipin naman, it's just a game. Basketball, I know it's a big deal. Lalo na sa mga masugat na... Hindi yun isang game lang, ha? It's not just a game. I know, maraming nakasalalay. Pero kung tutusin mo, it's still just a game. Hindi siya katumbas ng buhay ng tao. Though wala namang namatay, pero may sinaktan eh. May nasaktan. Though hindi sinasadya. Alin ba yung mas mahalaga? Parang ganon. So parang yun yung message niya? Kung yung... Na, 'di ba? Kasi ang pinaparating niya lang naman spread love, ganun. Doon nagkamali siya totoo sa opinion ko. Pero 'yun na nga, doon mo makikita yung kumbaga true nature ng tao. Parang 'yun yung pinakita niya sa Pilipinas o sa mundo. Sa lahat ng nakapanood na minsan yung tao sobrang violent in nature na magagawa mo talaga yung mga bagay kahit hindi mo gusto. Yun nga, titingnan mo pabalik, magre-reflect ka. Ano na ba nangyari sa mundo? Ba't ganun na mag-react yung mga tao? Na supposed to be maliit na bagay, simpleng bagay, napapalaki sobra dahil sa emosyon. Ang masasabi ko lang dyan, ang lahat ng bagay ay may lugar. May tamang lugar. May tamang oras. Totoo naman. So, yun lang ang nangyari. Ito lang yan, good intention, very bad execution. Ganun lang ang nangyari doon. God bless na lang kay Spider-Man, saka alam ko hindi sinasadya ni Ronald Tubi dyan, saka ng ibang kung sino pa. Pero sana next time, maging mas maganda ng kung paano i-handle ng mga PBA, yes, mga officiating staff, no? Yeah. Para hindi dumating sa point na ganun. Ganun. So, yun lang ang reaction namin. Pwede, patayin ko na to kasi gusto ko na to suntukin eh. Suntukan na kami, ha? Suntukan na kami. Spread love, eh. Oo nga pala, spread love.
Okay, guys. Okay, mga kahoging. Yun lang.